Santo. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria at naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, ganapin sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makamit ng mga pangako ni Hesukristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalatian sa langit, alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos, Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos, Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan. Katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa,
Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat at ating dasalin ang sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo itungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailanmay di mo kami pinabayaan, kailanmay di mo kami tinalikdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos, anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasyamong linggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin. Akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin magpakailanman. Amen. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay Sabado sa 15th linggo sa karaniwang panahon. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Isama din natin sa misang ito ang mga kapayapaan ng kaluluwa ni Napoleon at Antero.
Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ang iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa mga nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang lebatura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng 430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na iyon, sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pagwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig ay manatili at di matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang hanggan. Ang nasa Ehiptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay manatili at hindi kukupas. Ang ginamit niya ay mga kamay niya ay makapangyarihan. Ginawa niya ito sapagkat ang pag-ibig niya ay walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang harit paraon at ang hukbo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggan, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis sa mga Pariseo at nag-uusap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang pinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, "Narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansang ay tinig lamang ng paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap-andap na ilawan. Hanggang itong katarungay mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang pag-atras ay hindi tanda ng pagkatalo. Minsan sa buhay natin, kailangan nating umatras para magbigay ng pagkakataon sa sarili nating mamahinga. Ipanatag ang ating puso. Planuhin ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Makita sa mas malawak na perspektibo ang ating buhay, ang ating mga problema, ang ating mga pinagdadaanan araw-araw. At ganyan din, mga kapatid, ang pinapaalala ng Panginoon sa atin. Kagaya ni Jesus, nung nalaman niya na nagpaplano ang mga Pariseo, naghahanda upang siya'y patayin, ano ginawa ni Jesus? Siya'y umalis, lumayo, at sa ibang lugar ay pinagpatuloy ang gawain ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa buhay natin, hindi naman ibig sabihin ng pag-alis, pag-atras, pagsuko, ay talo ka na. Nangangahulugan lang ng pag-atras natin ay kakailanganin natin ng konting panahon para mag-loading ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Kaya nga sa isang gera, ang isang magaling na leader, kapag nakikita niya ng malapit ng matalo ang kanyang grupo, sila'y umaatras, pabalik sa kuta. Sapagkat alam nilang kapag tinuloy lang nila ang mga bagay-bagay sa buhay, sa gera na iyon, tiyak kamatayan ang abot nila. Kaya nga, mga kapatid, yan din ang paalala sa atin ng Panginoon. Huwag magpadalos-dalos sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin. Kaya tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na umatras ay upang mas maging mulat ang ating pag-unawa sa pagkilos niya sa atin. Malapit na tayo sa bangin ng kapahamakan, pero ang Diyos nagagawa niya pa rin ipaalala sa atin, umatras ka. Bumalik ka muna. Kaya nga yung mga tao na nagpapaalala sa ating
Atras muna. Pahinga ka muna. Wag mong ituloy ang gagawin mo. Sapagkat alam nating kung tayo lang ang magtutuloy, talo palagi tayo. Pero kung alam natin na sa likod natin, kasama natin ang Panginoon, sa pagbalik natin ng may panibagong sigla, sigurado tayong panalo tayo anuman ang pagsubok na pagdaanan natin. Kaya nga mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hindi kasalanan ang umatras. Sa pamamagitan ng pananalangin at paghahanda, pagsiyasat sa sarili natin, mas lalo tayong nagiging matatag. Mas lalo tayong nagiging malawak ang pag-unawa. Mas lalo tayong nagiging totoong alagad ng Panginoon sa ating kapwa. Kaya nga sa paggabay natin at pakikipagkapwa, huwag lang palaging laban ang laban. Minsan sa buhay, kailangan nating umatras, magdasal, manahimik, magsiyasat sa ating buhay. San ba ako dinadala ng Panginoon? Sana mas lalo tayong maging ganap sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Kaya nga ang dasal ko sa inyong lahat, mga kapatid, ngayong araw na ito, Panginoon, sa aking pag-atras, sa aking pagkilatis, sa aking pagbabaligtanaw ng aking buhay, salamat, Panginoon, hindi mo ko iniwan. Salamat, Panginoon, ikaw ang aking lakas. Ikaw ang aking paghilom. Turuan mo ako. Tulungan mo ako upang maging instrumento mo rin sa kapwa ko. Amen. Magsitayo tayong lahat. Mga kapatid, bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama, siyang hindi tumatalikod sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod publiko naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ibulong natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga personal na kahilingan at intensyon. Itaas din natin sa misang ito ang lahat ng mga yumaon nating kapatid, lalo na si Napoleon at Antero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mahabaging Ama, gawin mo kaming tunay na mga lingkod ng iyong pagmamahal. Maging tulad nawa kami ng iyong anak na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig ng tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sayo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, inagpala ang napaparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Mereng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang lawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang bayan ng Diyos na pinagbubuklod ng pag-ibig, ating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang anak mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may kagalakan sa ating mga puso, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukon ninyo ang inyong mga ulo sa paggawad ng pagbabasbas. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba, palakasin ang inyong loob sa pagpapadaman niya sa inyo ng pag-ibig niyang
walang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Na ang biling, pinting na ang